Hello, 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 hello. Hello mga bata, kamusta kayo? Ako si Titoy, pampambansang puppet. I love you. Tara na. Impact Online Sunday School time na. Yay! Sunday School? Talaga? Kami rin, na-miss namin na makasama kayo. Kaya hindi ko na patatagalin at tatawagin ko na si Kuya Jeff para sa ating opening prayer at ang Impact Kids para sa ating music time! Hello kids! Let's pray. Heavenly Father, pinapasalamatan ka po namin for this wonderful morning na kami ay pinanyayahan mo, binigyan mo ng panibagong araw upang mag-aral ng iyong salita. Napasalamatan po namin ang mga volunteers, teachers, and editors ng Sunday School para sa patuloy tulang sabang kong pagtuturo sa amin ng mga bagong aral mula sa iyo. And naway gabayan mo po sila at sana po ang lahat ng aming matututunan ay mai-apply namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay upang maituro rin namin sa iba kung ano man ang magandang aral na aming napupulot sa pagtatalakay ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you.
Kuya Jeff at Impact Kids. Nakakamiss naman talaga mag-worship sa Diyos. O mga bata, habang kayo ay nagpapahinga, tara at panoorin natin ang mga Memoryverse videos na inyong sinend. Verse 16, pray for each other. The prayer of a righteous person is powerful and effective. James 5 verse 16. Santiago 5 verse 16. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapagyarihan at mabisa. Santiago 5 verse 16. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. John 5 verse 16. James 5 verse 16. Pray for each other. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Santiago 5 verse 16. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Santiago 5 verse 16. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Santiago 5 verse 16. James 5 verse 16. Pray for each other. The prayer of a righteous person is powerful and effective. James 5 verse 16. Santiago 5 verse 16. Ipanalangin nyo ang isa't isa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Santiago 5 verse 16. 1 Corinthians 12 verse 13. For by one spirit we are all baptized into one body. 1 Corinthians 12 verse 13. Napakagaling niyo naman, kids! Ngayon, panahon na para i-review natin ang ating mga natutunan buong ng mga nakaraang linggo sa ating online Sunday school. Tingnan natin kung naaalala niyo pa. Question number 1. Nag-celebrate ng 4th anniversary ang ating church. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, magaling dahil 5 taon na ang ating simbahan. Question number 2. Binigyan tayo ng Panginoon ng espesyal na kakayahan at talento. Ito ba ay tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, magaling! Question number 3. Si Jesus ang pinakamagandang regalo na binigay sa atin ng Diyos. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Very good, kids! O alam kong sabik na kayo para sa ating story time, kaya hindi ko na patatagalin at tutuwagin ko na si Titoy para sa ating mga rules. Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3.
Enjoy! Yay! Maraming salamat, Titoy! O ayan, dahil handa na ang lahat, tawagin na natin si Teacher Rhea para sa ating Bible Storytime. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Na-miss nyo ba ang ating Sunday School Service last Sunday? Kami rin! At lalong-lalong na-miss namin kayo. At dahil na-miss natin ang bawat isa, alam kong excited na tayong lahat para sa ating next lesson for today. So bago tayo mag-start, ihanda muna natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga bata, nakatanggap na ba kayo ng isang liham? O di kaya naman nakapagpadala na ba kayo ng isang liham? Kanino nyo ito ipinadala? O sino ang nagpadala nito sa inyo? Ano nga ba ang nilalaman ng isang liham? Pero teacher, ano po ba ang liham? Ang liham o sulat ay isang isinusulat na mensahe na naglalaman ng kaalaman, balita o saloobin na pinapadala ng isang tao para sa kanyang kapwa na gusto niyang sulatan. Alam niyo ba na ang lesson natin ngayong araw ay hango sa isang sulat? Yes po, ito ay hango sa sulat ni Santiago sa Biblia. Niyo ba si Santiago mga bata? Si Santiago o James sa Ingles ay isa sa mga kapatid ni Jesus at isa sa mga leader ng church sa Jerusalem. Pero ano nga ba ang nilalaman ng liham ni Santiago? At para saan ito? Makinig na mabuti mga bata! Isinulat niya ang liham na ito para turuan at encourage ang mga mananampalatayang Hudyo na nakatira sa iba't ibang bansa ng panahong iyon. Isa sa mga itinuro ni Santiago sa kanyang sulat ang tungkol sa panalangin. Buksan ang ating Biblia sa Santiago 5:13-16 at ating basahin ito ng mula sa ating mga puso. Mayroon bang dumaranas ang paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at papatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Santiago 5:13-16. Ngayon naman mga bata, meron tayong limang katanungan na sasagutin mula sa bahagi ng Bibliyang binasa natin. Ready na ba kayo? Magaling! Ang unang tanong ay, ano ang dapat nating gawin kapag nahihirapan tayo? Dapat ba na magtampo tayo at lumayo sa Panginoon kapag tayo ay nahihirapan? Siyempre, hindi dapat tayo lumayo sa Panginoon. Ang dapat nating gawin ay manalangin at humingi ng tulong mula sa Diyos. Paano naman kapag tayo ay masaya? Dapat ba nakalimutan natin ang Diyos dahil tayo ay masaya at wala masyadong problema? Hindi rin! Magaling! Ayon sa ating binasa, dapat tayong umawit ng papuri para sa Diyos. Dahil isa itong paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat para sa mga biyayang ipinagkakaloob niya para sa atin. Question number 2. Ano naman ang pwedeng gawin ng mga namumuno sa church para sa inyo kapag may sakit kayo o kaya naman isa sa pamilya mo o mga kaibigan mo? Tama mga bata, pwede kanilang pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon at ipanalangin ka. Pero tandaan mga bata, mahalaga na magsabi tayo sa ating mga pastor, leader o kaya naman sa ating mga teacher
kung meron tayong gustong ipanalangin dahil hindi naman nila malalaman kung ano ang dapat nilang ipanalangin para sa atin kung hindi tayo magsasabi. Question number 3 na tayo, mga bata. Ready na ba kayo? Magaling! Ang tanong ay, anong uri ng panalangin ang nakakapagpagaling sa may sakit? Tama! Ang panalangin may pananampalataya. Makinig mabuti, mga bata. Ang pananampalataya ay matibay na paniniwala at pananalig kay Jesus Christ. So, dapat kung tayo ay mananalangin sa Panginoon, mahalaga na tayo ay naniniwalang walang imposible sa Kanya, na Siya ay may kontrol sa lahat ng bagay at sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Question number 4. Ano naman ang dapat nating gawin para sa isa't isa kung gusto nating pagalingin tayo ng Diyos? Dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. Magaling, mga bata! Tama ang inyong mga sagot! Number 5. Ano ang epekto ng panalangin ng taong matuwid? Oo, mga bata! Tama kayo! Sa inyong sagot na malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tulad ng sinasabi sa ating binasa na ito ay mabisa at epektibo at nakakapagpagaling. Ito naman na maaari nating i-apply sa ating buhay mula sa ating napag-aralan ngayong araw. Una, ipanalangin ng isa't isa. Una sa lahat, tinuturuan tayo ng Bibliyang ipanalangin ang iba at humingi din sa kanila na ipanalangin tayo. Nasubukan nyo na bang manalangin para sa ibang tao? O may nananalangin na ba para sa inyo? Siyempre, alam kong meron at maraming tao na nananalangin para sa inyo. Pero ano ba ang nararamdaman nyo nung nalaman nyo ito? Hindi ba't nakakatuwa sa pakiramdam? At na-feel nyo na kayo ay loved? Tandaan, mga bata, ang pag-pray natin sa iba ay nagpapakita rin ng ating pagmamahal para sa kanila. Number 2. Humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mahalaga na aminin natin ang mga maling ating nagagawa at nagawa. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang tayo ay linisin niya at tawaging matuwid. Pangatlo, manalangin ng may pananampalataya. Maniwala tayo sa Diyos at patuloy na mag-aral ng Kanyang salita upang mas tumatagpa ang ating pananampalataya. Nang sa gayon, ay mas maging epektibo rin ang ating mga panalangin. O ayan, mga bata, marami na naman tayo natutunan ngayong araw. Oras na para manalangin. Umupo ng maayos at huwag po muna makipag-usap sa katabi at tayo ay mananalangin na sa Panginoon. Paano po ba tayo manalangin? As I pray, I close my eyes, bow my head, fold my hands together, and think about God. Almighty God, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend, salamat po, Panginoon, sa mapagpalang araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay lubos na nagpupuri sa kadakilaan niyo. Panginoon, pinapanalangin po namin na patuloy niyo po kaming gabayan at bigyang lakas sa araw-araw ng aming buhay. Nawa ang buhay niyo po ang makita sa aming pamumuhay. Tulungan niyo po kaming magmahal, magbigay tulong sa aming mga kapwa, at magpatawad sa mga tao na kasakit po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasala, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay para lamang sa inyo. Ipinagdarasal ko na patuloy tayong magalak sa ating Panginoon, ang ating lakas. Let us take joy in the God of our salvation. In the name of Jesus Christ, we ask. Amen. Maraming salamat, Teacher Rhea. Talagang marami na naman kaming aral na aming mai-share sa mga taong nakapaligid sa amin. O mga bata, panahon na naman upang mapaalam. Palagi kayong mag-ingat at manatili sa inyong mga tahanan. Magtiwala lang palagi sa Diyos. Ako nga pala si Teacher Ricky. See you next week, kids! Bye-bye!
and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped so you could hold me. This child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, 'cause I seems to rain on my dreams. It's not a big, not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield, 'cause you're showing me that in you I'm free, and you're still the refuge that I've just got to get to. So I won't let a day go, won't let a day go by. So put the drop top. Take me away. It's a beautiful day.